ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kabangsa Moro, mga kaibigan na nanonood sa atin ngayon, ito na naman po tayo sa isang programa na kung saan using yung platform ng social media. Ang programa na ito ay isang programa sa pamamagitan ng social media. Live po ninyo kami mapapanood sa ating FB account, yung Ligo Bangsamoro Organizations or LBO Incorporated. At pwede rin po kayong mag-search niyo kami sa YouTube, LBO Incorporated. At pwede nyo kaming i-follow sa www.lboforunity.org. At ito po ang inyong lingkod, ang regular host ng Ungangen no LBO na inyong mapapanood mula alauna imedya hanggang alas dos imedya ng hapon. Every Saturday po yan dito sa ating social media platform. Ngayon po ay March 19, 2022, araw ng Sabado. Kahapon po ay ginugunita yung ika-54 na commemoration anniversary ng Jabida Massacre. So, kaya holiday po yung sa BRM kahapon po dahil meron tayong sinasabing Bangsamoro Freedom Day. At ngayon po, pag-usapan po natin ngayon ang charity in the Islam o kawanggawa sa paningin ng agama Islam. At mapalad po tayo ngayon sapagkat na-invite po natin ang guest po natin ngayon para i-discuss yung naturang topic. Sila po yung may pinaka-reliable na resource person kung ang pag-uusapan po ay yung aid o yung charity o kaya yung kawanggawa. At ikinagagala ko pong ipakilala sa inyo ang ating guest ngayon para i-discuss ang topic na charity in Islam dito sa ating Ungangen no LBO program. Mga kaibigan, mga kabangsamoro, hayaan po ninyo akong i-welcome sa atin ang ating bisita ngayon, si Brother Tong Benito, ang presidente ng Bangsamoro Muslim Aid in the Philippines o BMAP. Assalamu alaikum sa iyo, Brother Tong, and welcome po sa ating programa. Okay, Brother Bab, alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bago lahat, nais ko pong bumati muna sa ating televiewers, yung mga nanonood po dito. Ako po si Brad Tong Benito, presidente po ng Bangsamoro Muslim Aid Philippines. At ngayon po, natasan po tayo na may paliwanag katungkol sa charity in Islam. Opo po, bago po natin sisimulan, mga kabangsamoro, yung ating topic na charity in Islam, tayo po ay humuhingi ng paumanhin sapagkat doon po sa ating na-disseminate, ano, na-distribute na parang flyers yan, na ang magiging guest natin ay yung pong nakita ninyo, no, nasa screen. Subalit, guys, sa hindi inaasahang pangyayari, meron pong napuntahan yung nasabing resource person. But nevertheless, nandito yung ating kasama ngayon, si Brother Tong Benito, para nga i-discuss sa atin yung charity in Islam. Unang-una, Brother Tong, pwede mo may-elaborate sa amin kung ano yung mandate ng inyong organization, yung BMAP. I believe you are providing aid for Bangsamoro people, or saan po kayo nakabase? Okay. Itong Bangsamoro Muslim Aid Philippines, ito po ay in-create siya noong 2018. Isa po sa layunin nito ay para makatulong. Karamihan po sa mga membro ay mga magsasaka.
Pero magpagayon pa man, inano po ng organisasyon na makatulong sa mga kababayan natin, lalo-lalo na dun sa area na kung saan ito nakabase. Ito po, Brad Bob, nakabase po ito sa Isulan Sultang Gudarat. Alhamdulillah, marami naman po tayo natutulungan sa pamamagitan ng mga natatanggap din natin na sa ating funding agency. Kaya yung mga tulong na galing sa mga funder, dinidirekta rin natin sa mga tinatarget natin na area. Bali, alhamdulillah, kahit paano, marami na rin tayong natutulungan sa pamamagitan ng organisasyon na ito. Maganda siya dahil unang-una, bukod doon sa sinabi mo na nagre-rely kayo doon sa mga funding institution at nagpapasilitate kayo ng pagbibigay ng tulong doon sa mga kaibigan na mga kasama natin, mga kamag-anak natin, mga nangangailangan, ano po ba yung priority ninyo, yung mga biktima ng man-made calamity or natural calamity or both? At ngayon, alam natin na recently meron tayong problema dito sa pandemic. Ano po yung intervention ng BMAP sa ganitong issues at saka sitwasyon ng ating mga kababayan? Okay. Actually, isa sa intervention natin, kasi alam naman natin sa ating mga kababayan na saan mang dako, no? Ang kailangan natin dito ay i-facilitate yung priority na kailangan ng tao, ng kababayan natin, ay siyempre yung ayuda. Ang sinasabi nilang paano tayo mag-intervene doon, mabibigyan sila ng halimbawa, ito nang yung bigas. Kasi alam natin na yan na yung pinaka-basic na kailangan ng ating mga kababayan. Pero alhamdulillah, may nabibigyan tayo na mga recipient natin na dahil doon sa bigas na yon. Yun ang pinaka-basic natin. Nagpa-facilitate tayo. Siyempre, yung pinapasilitate natin galing sa Bank Samuro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, na yun ay 100% naman na napapunta dun sa dapat mapuntahan. Okay. Yung topic kasi ho natin ngayon, charity ng Islam, ibig sabihin, mayroon tayong ibang konsepto. Humanitarian aid, charity, pareho lang. Pero yung United Nations, meron silang standard yung intervention when it comes to humanitarian aid. Ano? Dito sa inyo sa BMAP, ano po yung concept ninyo pagdating sa humanitarian aid o kaya yung charity? Okay. Una siguro pwede nating ma-define ano ba yung charity, ano ba yung kawanggawa sa paningin ng inyong yung grupo. Actually, itong ano ng BMAP sa charity, kasi ang pinapaninindigan po namin dito bilang membro ng Bangsamoro Muslim Aid, ay ito po ay nagugat po ito sa Islam. Siyempre, kawanggawa ito, ginagawa po natin ito. Hindi po tayo umaasa na mayroon pong kapalit doon po sa ano, dahil kundi ginagawa po natin ito para po tayo sa yun po ay to please Allah subhanahu wa ta'ala. That is that called sincerity. Yes. Sincerity of intention. Kasi alam na natin na sa Islam, dalawa po yung ano ng pag sinabi nating charity. Opo. Unang-una dyan, yung obligatory na charity, yung jaka. Opo. Then, yung sadaka. Sadaka, optional. Yes. At ito po ay, siyempre, itong dalawang word na ito, sadaka at saka jakat, maraming beses po na ito, pinag-usapan ng mga ulama natin, studies natin, na kasi ang ano natin dito, Brad Bob, kailangan talaga na ma-remind yung ano, lalo na dito sa sadaka. Kasi alam natin na ang jakat ay kailangan ito na magawa ng isang Muslim. Oo, isa sa mga haligi ng
agama Islam. Yes, yung ika number three yan. Kailangan na. Opo. Kailangan ibig sabihin, failing to do that, hindi kumpleto yung pagka-Muslim mo. Kaya kailangan, kaya nga obligatory. Yes. So, yun yung jaka. Yes. Doon naman sa sadaka, yung almsgiving. Yes. Sa sadaka naman, na alam natin na tayo, bilang isang Muslim, mananampalataya, na alam natin na hindi pare-pareho yung kalagaya ng bawat isa sa atin. Mm-hmm. Kaya, meron kababayan natin, lalo na yung merong yung nangangailangan na meron silang right sa atin na sa isang tao halimbawa yung sa may kakayanan no kailangan na maano sa kanya yung meron siyang obligasyon para tumulong yung sa mga nangangailangan yes kaya ito pag-usapan natin Brad Bob yung related diyan sa ano kasi alam natin na itong jakat na ito ay siyempre ma-remind natin dito yung mga manonood natin opo. Na ito talaga yung obligatory zakat anong dahilan number one ito ay isang obligatory no opo. Number three sa ano ng agam Islam sa kautusan then ang pangalawa dito ay para ma-purify natin no malinis natin no kung ano yung mayroon tayo. Tayo. Okay. Okay. Yung ating wealth, purify natin. Okay. At saka pag, sa ano naman, sa sadaka naman, alam natin na itong sadaka, ay ito ay ginagawa natin ito para voluntarily, no? Sa, ang ano natin dito ay to please Allah. Opo. Kasi kailangan kasi sa sadaka, hindi naman basta-basta ito na gagawin na kasi magkaiba kasi yung ginagawang para ipakitang tao lang natin. Magkaiba 'yon. Kaysa ginagawa natin para so to please Allah, no? Kaya itong sadaka ay kailangan talaga ito na ng isang taong lalo-lalo na yung mga mananampalataya. Opo. Another thing, kasi itong sadaka at saka jakat, alam natin na maraming beses minimension yan sa Holy Quran. At saka doon kasi sa obligatory, yung mandatory, yung jaka, meron ng mga qualification yan na dapat bibigyan, no? At i-discuss niyan sa atin ng ating mga alim sa mga susunod siguro na episode ng ating programa. So, ang focus natin ngayon, yung sadaka na ibig sabihin yung non-obligatory yung mo sinabi mo kanina na pwede ka namang hindi magbigay pero bilang isang Muslim na merong kakayahan medyo nakakaangat yung status ng yung kabuhayan ay obligasyon mo ang tumulong doon sa mga kababayan nating nangangailangan. So, sige po, yun po yung ating i-discuss sa ngayon. Okay. Alhamdulillah. Alam natin na kailangan na yung sadaka, kaya nang sabi mo kanina, Brother Bob, ito po yung ay pwedeng i-discuss po kasi another topic po ito ng ating mga alim. Opo. Ano yung mga halimbawa na pag sinabi natin ito ay mabibilong siya sa sadaka? Okay. Kabilang sa mga halimbawa nito, ay sabi nila na monetary donations. Yung okay. Pera. Oh, pera. Kas, opo. Pera, isa sa mga halimbawa opo, yan. Opo. Then, yung mga bagay na binibigay, no? Oh. Yung donation in kind. In kind, opo. Okay. Then, yung pagpapakain sa mga mahihirap. Isa yan sa mga halimbawa. Then, siyempre, yung pagsuporta dun sa mga orphans, no? Sa mga widows. Kabilang sa mga ano. Then, another sadaka, yung kung ano yung magagamit mo sa pamilya mo. Yung expenses na inilalaan natin sa ating pamilya. Isa din na mabibilog sa sadaka. Then, dun sa mga kababayan natin na yung may
na, linalapitan tayo or okay. tayo nag-voluntarily para mm-hmm. matulungan sila, mm-hmm. Kabilang na rin yun. Mm-hmm. Okay. Siyempre, yung mga magagandang words, mm-hmm. no? Kind words. Again. Yes. Uh-huh. Pag mm-hmm. nakikipag-usap tayo, mm-hmm. kailangan yung mga lulman, yung magagandang mga salita. Mm-hmm. Then, siyempre, isa pa dun, yung siyempre, pag-smile lang natin sa ating kapwa, mm-hmm. Isa na yun sa sadaka. Hmm? Mm-hmm. Okay. Yung mga, pagbibigay ng magagandang payo, mm-hmm. no? Mm-hmm. Isa rin yun sa mga halimbawa ng mm-hmm. sadaka. Then, yung pag-volunteer sa community, opo. Maraming bagay pa yun. At mm-hmm. isa na, kabilang din dyan yung linisin lang natin yung dadaanan ng tao, kahit mm-hmm. yung kunti lang, mm-hmm. ano lang, kahit bato lang dyan na nilagay natin mm-hmm. na itinanggal lang natin, opo. Na sadaka. Mm-hmm. Pero itong sadaan, kailangan, yung sinabi natin, yung kunti lang, yung mm-hmm. pinakamalit, no? Mm-hmm. Pero pag pinalaki natin yan, pag tingnan natin dito sa kasi dapat ito halimbawa yung daanan ng mga sasakyan, mm. no? Kailangan din na mm. makita yan. Mm. Pero itong sinabi natin kanina, kabila na yan sa mga halimbawa ng sadaka, Brother Bob. Opo, yung sinabi mo kanina, spending family expenses. Kaya pala meron tayong kasabihan na charity begins at home. So ibig sabihin, unahin mo muna yung ang ibig sabihin noon, unahin mo muna yung sarili mong pamamahay bago ka tumulong doon sa kapwa mo o doon sa neighbors mo. Itong spending dito sa ano, siyempre alam naman na natin yan na ang sinabi diyan, yung inilalaan natin sa ating pamilya, kung ano yung mailaan natin, may reward tayo doon. Okay. At saka yung at sa neighbor naman natin kasi ala, 'di ba meron pang hadith sa Rasulullah tungkol doon sa sabi niya pag nag-ihaw yung nagluto kayo para imin lang ninyo ng sabaw para makakuha naman yung kapitbahay natin. Yung na-discuss mo na mga halimbawa ng charity, yung monetary donations, donation in kind, endowment, saka feeding for the poor. Parang yan din yung programa ng iba't ibang mga NGOs katulad ng BMAP. Ano? Pero anong pagkakaiba yes. doon sa charity na sinasabi nating Islamic perspective? Kasi kung titingnan mo, yung mga kahit yung mga merong mga non-government organization, which is hindi sila, they are non-Muslim. Pero all of those enumerated na halimbawa ng charity ay nandoon sa kanila. So parang anong diferensya pag sinasabi nating charity in Islam. Okay. Kasi doon sa sinabi natin na maraming agency opo. Na program nila, program. Mayroong yes. international NGO feeding program, merong yung monetary donation, merong gift cash, yes. di ba? In fact, yung for peace, di ba, cash donation yan. Cash donation. Meron pang mga livelihood. Livelihood, yung ganyan. Angan kasi natin dito, siyempre. Tapos yung mga orphanage center, yung mga church, meron silang orphanage center. Sa mga simbahan nga, meron silang orphanage. Mm. Okay. Ito kasi, gaya ng nasabi natin kanina, ang charity mm-hmm. in Islam, ginagawa natin ito To please Allah, our creator. Hindi natin ginagawa ito para lang na tayo ay pagsabihin na napakagandang ano. Ah, okay. Hindi kasi paano kung wala nang mag-ano sa atin? Hindi na tayo so, gagawa. So, hindi mo kailangang mag-media. Yes. Halimbawa, pag mayroon kang feeding program, kailangan mo mag-invite ng media advisory para ma-publish. So, hindi yes. yun ang purpose. Parang you are willing to help without any expectation. Yes. Kasi pati yung mga politician natin, lalo na ngayon, ang daming mga gumagawa ng mga ganyan, mga sadaka, ang daming mga feeding, ang daming mga gift cards. Meron pa ngang na-issue na bayaran daw tag 500 pag pumunta sa rally. So, ibang purpose yun. Ibang purpose. So, hindi siya pwedeng sabihin na, sige, magbigay tayo kasi in Islam, 'di ba? Obligasyon nating tumulong, pero meron pala tayong ibang purpose, ibang agenda. 'Yun yung para
maging popular ka, maging sikat ka, at baka manalo ka. So yun ang pagkakaiba nung sa Islam, na kahit walang nakakakita, dahil you want to please your creator, yung Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya gumagawa ka ng mga bagay na ganun. Yes. Kasi ito, Brad Bob, alam natin na isa ito sa pinaka-importante talaga na itong sadaka. Kasi pag tayo, lalo na pag isa tayong Muslim, kailangan natin dito. Kasi tayo, ginagawa natin ng isang bagay para mayroon tayong reward sa Allah. Okay. Kasi alam natin na maraming according sa ano, merong mga hadis or merong sinabi ng mga ustads natin, alim natin. Okay, ang sabi nila, ang sadaka, sabi niya, no, nakapagpapahaba ng buhay. Okay. Na stretch yung life natin, pwede pala ganun, no? Ito pwede ito explain ng mga alim natin, ustads natin kung paano. Pero meron akong kwento dito. Okay. Ito po ay isa sa kwento na ito. Merong isang mayaman na lalaki, Muslim. Ito po siya ay taga Egypt. Bali itong tao na to, nagpaano na siya sa doktor doon sa Egypt. Nagpa-check up. Opo. Ngayon, sabi ng doktor sa Egypt, sabi niya, ginoo halimbawa, no? Malala na ang sakit mo. Dahil yung ugat sa yung katawan na papunta sa yung puso ay barado na. Okay. Kaya ang may papayo ko sa iyo, sabi niya, na doon ka magpa-opera sa Europe. Kasi sila yung merong kagamitan, specialist. Na paano nila yan magagamot? Kasi dito sa atin sa Egypt ay wala kaming ganun na kagamitan. Ngayon, dahil mayaman yung tao, siyempre, pumunta sa Europe, sa Germany. Nung nandun na siya sa Germany, sa isa sa hospital doon, bali, tinignan nung doktor. Yung sakit niya, check up. Ngayon, pareho nang sabi niya, malapit na, sabi niya, mamatay. May tanin ng buhay mo. Dahil dyan sa sakit mo, na barado na, halos barado na yung ugat sa puso mo. Ngayon sabi niya, sabi nung lalaki, dahil baka sabi niya, pwede pa ako magpaalam kahit dalawa o tatlong araw lang para makabalik ako ng Egypt. Para makapagpaalam na ako. Kasi kung ito na ang katapusan ko, at least nakapagpaalam na ako. Okay. Ngayon, sabi ng doktor, okay. Nung bumalik siya sa Egypt, ngayon kasi bago pa siya dumating doon sa bahay nila, nadaanan niya yung kwan, yung isa sa yung slaughterhouse. Yung may nag-butcher doon, yung nagakatay. Kaya napansin niya yung babae, yung ali, na namumulot doon sa nakakatay na baka. Ngayon, tinanong niya, sabi niya, ali, para saan ba yan? Kasi, sabi nung ali, sabi niya doon sa mama, iniipong ko ito, sabi niya, itong pinupulot ko, sabi niya, itong mga natatapon na mga buto ng ng leftover nung karne. Kasi magdadalawang taon na, sabi niya, hindi na kami nakakakain ito. Mashallah. Hindi lalo natigin yung anak ko. Kaya kasi mag-ina lang 'yun. Babae yung ano. Ngayon sabi nung mama, sabi niya halika, sabi niya. Pumunta tayo doon sa may-ari nung ano. Tinanong niya yung may-ari nung naga-slaughterhouse, sabi niya. Mula ngayon, sabi niya, itong ali na to, kung kukuha siya dito, babayaran ko na, sabi niya, yung 1 year. Kaya kung anytime magpunta siya dito, ibigyan mo lang sa kanya kung ano yung tama mobus nila sa ano. Opo. Ngayon, sabi, tuwang-tuwa yung ali. Ngayon, nung nagdua, nagdua yung babae. Opo. Sabi niya, hiningi niya sa Allah na bibigyan siya ng magandang
pangangatawan. Okay. Kung may sakit siya, gagaling siya, mm-hmm. at sa pati pamilya niya. Mm-hmm. Ngayon, sabi na, kaya yun, malamang inaksip mm-hmm. ng Allah yung panalangin ng babae. Mm-hmm. Kaya ngayon, yung dua nung babae. Okay. Kaya ngayon, okay na yun. Kaya mm-hmm. nung umuwi na yung kwan, nung tumuloy na yung lalaki doon mm-hmm. sa bahay nila, mm-hmm. sabi nung yung anak niya na dalaga, sabi niya, mm-hmm. tatay, sabi niya, maganda na yung pagmumukha. Mm-hmm. Yung kwan ba? Mm-hmm. Yung parang siya, instead na yung parang mukhang may sakit noon, ngayon, nung dumating mm-hmm. sa bahay, mm-hmm. okay na yung kwan. Mm-hmm. Parang naka-recover. Parang naka-recover. Pero, wala pa siya. Hindi pa siya na... Hindi siya nakamot. Yun lang muna sa, sa pagbigyan niya ng sadaka doon sa ng yung babae. Mm. Sabi niya, sige. Umuwi ako, sabi nung lalaki. Dahil para magpaalam ako sa inyo. Kasi mamatay siya. May taning na yung... Dahil sa sakit niya. Kaya yun sabi nung... Yung anak niya, sabi niya tayo, parang wala kang sakit. Ngayon, nung bumalik na yung nung nakapagpaalam na yung lalaki mm. doon sa pamilya niya mm. nung bumalik siya sa Germany ngayon nandoon na siya sa doktor niya nung check up siya sabi nung doktor sabi niya saan ka ba sabi niya nagpagamot bakit sabi nung lalaki dahil sabi niya wala ka ng sakit dito sa lumabas. Mm-hmm. Wala nang... Hindi yung, na na-diagnose yung dati na nagbara yung kanyang... Yung pagbara ng yung mga blood beans niya. Okay. Blood beans. Nawala na. So miracle. Miracle na. Kaya ang sabi nung kwan, ang sabi nung lalaki, ito sabi niya ay tulong ng Allah. Uh-huh. Dahil wala ko sabi niya naisip na ginawa maliban dun sa pag sadaka doon sa pagbayad niya doon sa babae doon sa nangunguhan doon sa mga exist na kinakatay. Yun lang sabi niyang nagawa ko na para bayaran yung 1 year na ikukonsumo nung babae. Kasi napaka sincere, napaka pure po yung kanyang intention. Kasi unang-una ginagawa niya yon dahil alam niya na anytime pwede na siya mamatay. Yes, pwede na siya mamatay. So pwede na siya mamatay. So gusto niya ma-please ang Allah Subhanahu wa Ta'ala para kahit papaano yung naiwang oras niya sa mundo ay makagawa siya ng mabuti para merong reward. Kaya siguro ganun na lang ka nagkaroon ng miracle. Miracle yun di ba? Tsaka marami pang mga kwento na talaga magpapatunay na itong sadaka ay nagpapahaba talaga ng buhay. Ang sabi nga niya, ang sabi ng ating mga alim, hindi naman daw madudugdungan yung buhay natin, ang buhay ng tao. Kaya lang ang explanation ng iba na stretch. Yes, parang stretch. Ibig sabihin yung goma, di ba hindi man nadudugdungan yan, pero pag iganyan mo siya hahaba. Yes, pwede siyang humaba. Pwede siyang elastic na nagiging elastic ang buhay natin. Napakagandang kwento po 'yon. So nangangahulugan po na talagang pure po yung ating intention na yung tumulong kasi sadaka is a form of worship ay talagang magkakaroon tayo ng merka lang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At para sa ating mga kababayang nanonood, yung ating mga viewers sa social media, pwede po ninyo kaming mapanood ng live every Saturday 1:30 to 2:30 dito sa ating Ungangen o LBO. Ang Facebook account po natin ay Ligo Bangsamoro Organization LBO Incorporated. Pwede rin po kayong manood, mag-view sa ating YouTube, yung LBO Incorporated. And of course, pwede nyo kaming sundan sa ating website na www.lbo4unity.org. Nandito pa rin po tayo sa ating Ungangen no LBO, isang programa na handog sa inyo ng Communication and Information Technology ng League of Bangsamoro Organization, ang Committee Chairman, ang inyong lingkod, si Abdullah Basit Binito. At balik po tayo dito sa ating bisita sa ngayon, ang Presidente ng BMAP o Bangsamoro Muslim Aid in the Philippines, si Brother Tong Binito. Balik po tayo sa ating pinag-usapan, Brother. Sabi mo kanina, nag-miracle nga yung dahil yung sa kanyang pure na intention. Pero may mga pagkakataon kasi
na kailangan din nating i-publish. Halimbawa, yung source ng ating ano, ang source ng ating kasi minsan sa ating mga NGO ang ganda ng ating intention para tumulong sa ating mga kababayan mahirap, yung para ma-implement natin yung mga sinasabi mo na yon, yung feeding, yung donations. Pero may mga kailangan talaga na yung ating donors, ano, yung ating funders, kailangan din nila yung usapin ng transparency. Paano po natin i-reconcile yan doon sa kailangan you are only please Allah subhanahu wa ta'ala, so kailangan hindi display. Di ba, meron pa tayong kasabihan na yung nagbibigay ka ng halos hindi nagbibigay, yes, si kanan at halos hindi alam ni kaliwa. Yun ang pinakamalaking gantimpala. Okay. Pero may pagkakataon, halimbawa nung nag-relieve tayo dati yung pabuka, yes, yung iftar para sa mga poor, kailangan ma-publish yan kasi yung WAMI ang nag-sponsor yun. So paano natin yun ma-re-reconcile? Sige po. Okay. Kailangan talaga yun kasi siyempre meron tayong ano na dito sa sadaka, Brother Bob. Kailangan na meron tayong nakano ito sa nakabase doon sa intention natin. Sa niya. No, sa niyat natin. Apo. Hindi natin ginagawa ito para tayo ay mapopular, kundi ito ay ginagawa natin para sa magkaroon tayo ng reward sa Allah. Apo, apo. Okay. Tungkol naman doon sa kasi siyempre tayo bilang bilang nagpapatakbo tayo ng organisasyon, at saka meron tayong mga partners na dapat na yung sa kailangan yung transparency doon, at saka yung masabi natin na sa transparency doon, meron tayong mga picture, meron tayong mga resibo, lahat kailangan yun. Hindi ibig sabihin na ginagawa natin doon para maging popular tayo. Siyempre yun ay paraan na tayo ay nagpapatakbo ng isang organisasyon na kailangan talaga kasi sa mga partner natin. Kaya yun, yung intention kasi ang tinitingnan natin. Kasi may mga kababayan kasi tayo na parang napaka ano nila eh, parang very ano, yung onion skin na very sensitive na pag ikaw halimbawa gumagawa ka ng ganoon, sabi nila ipakitang tao lang naman niya, bakit kailangan pang i-post yan sa Facebook, di ba? Di ba tumutulong yung barn, meron silang ayuda, meron silang ambaga, kailangan po yan ma-publish, kailangan po yan ma-post, sapagkat yon po ay hindi nila pera yan, pera yan ng gobyerno para sa Bangsa Moro. So wag natin silang i-criticize na pakitang tao, dahil yun na nga yung pati nga yung sinasabi ko sa iyo kanina, WAMI, meron ganun silang parang requirements na kailangan makita yung kung talagang ano, para makita rin na kung talagang ini-implement mo yung isang aid na nanggagaling sa kanila. Yes. Total, nasabi mo na rin itong sa gobyerno natin, sa BARM, itong sa mga ayuda, yes, at saka itong, hindi lang dyan, yung mga infrastructure. Opo. Nakikita natin yung farm-to-market road sa area ng barn, na kailangan talaga yan na mapapublish. At saka itong binibigay na mga ayuda, kailangan din na malaman ng taong bayan, malaman din ng kahit outside from the barn, na ganito tayo mag-gobyerno, transparent tayo. Kasi maliban doon, siyempre, nandun pa rin yung ano ng essence nung sadaka. Opo. May ano ako sa iyo, brother, ano? Kasi 'di ba nadidinig natin na yung sadaka. May mga sadaka na kahit wala ka na dito sa mundo ay yung nasa kabilang buhay ka na, patuloy pa rin po yung reward na mapupunta sa iyo. Ano yung mga sadaka na yon? Yung sinasabi mo na ano, tama yon. Tama yon na ano. Kasi may mga sadaka na ginagawa natin dito sa ano, na patuloy kahit, nakikinabang yung nag-provide ng sadaka kahit sa nasa kabilang buhay na siya. Kabilang dyan, halimbawa kung nakapagpatayo tayo ng halimbawa masjid. Okay. Building. Hangga't meron pang ano doon, kahit nasa ilalim ka na ng lupa, mapupunta pa rin sa iyo 'yon. Then
kapag meron tayong anak na napaaral natin, mm-hmm. or nakatulong tayo sa mga, mm-hmm. kahit sa mga madrasa, mm-hmm. no? Siyempre, mm-hmm. yeah, may mga nag-aaral dyan na, mm-hmm. ng Arabic, mm-hmm. hanggat saan mano pa yun, kasi ang Allah justice eh. Mm-hmm. Kaya mapupunta pa rin sa atin yung, mm-hmm. sa, yung reward doon sa itinulong natin. Mm-hmm. Mm-hmm. Marami pa dyan, Brother Bob, na ano? Oo nga, kasi na parati kong nadidinig yan, Brother Tong, sa mga muhadara, sa mga khutba, na may mga bagay na sadaka tayo, na kahit nandun na tayo sa kabilang buhay, sabi mo nga kanina, anything na ma-provide mo na makikinabang yung mga tao, di ba? Tulad ng sabi mo na yung buildings, yung kalsada siguro, ano? Kaya pala yung ating mga kalapit bansa, yung mga kapatid nating mga Arab nation, mga mayayaman, nagagawan sila magbigay ng masjid, ano? Nagagawan sila magpalon sa iba't ibang gobyerno para doon sa mga infrastructure. At saka maganda rin yung merong kang anak, ano? Na continuing yung kanyang ibada, yes. ay patuloy na ginagawa dahil kahit nasa ilalim ka na ng libingan mo ay patuloy na dumadating sa iyo yung reward, ng kanyang yung sabi mo kanina, yung knowledge mo na i-share mo doon sa ating mga kababayan. So dapat pala, kasi napaka-iksi ng buhay natin ngayon. In fact, isa sa ating mga kasamahan, kaibigan natin si Abu Ismail, ano, ay sumakabilang buhay, inalilahi o inalilahi rajon. Dating active yun, pagdating sa mga ganito ng gawain, dating ano yung broadcaster, yun ang Suara Mindanao, tayo po ay nakakiramay kay Ustad, ano, kasama po natin yan. So yung mga magagandang nagawa niya, kahit na nasa kabilang buhay na siya, ay patuloy pa rin yun. Yung mga turo niya, so napakaswerte ng mga tao na ganun, no? Ganun yung... Pero pagdating sa ano, kasi, di ba, yung may kakayahan, halimbawa, mayaman ka, pwede ka mamigay ng pera, pwede ka magpatayo ng madrasa, ng masjid, at pwede ka ring magbigay ng scholarship grant para sa mga estudyante. So, ang tanong diyan, paano naman yung mga katulad nating walang kakayahan? So, parang lugi tayo doon. Anong sadaka natin para at least maka-match man lang doon sa mga mayayaman na mga mukmin, yung mga kababayan nating mga mukmin, pero mga mahihirap. Okay, Bob. Actually, kung hindi ako merong kwento doon. Parang sa time ng Prophet Muhammad, merong isa sa na lumapit sa kanya. Mm-hmm. Sabi niya, ito yan ano lang ng mga alim natin. Opo. Itong ganito ang pagkaka-remind ko doon sa kwento. Pumunta siya doon sa Prophet Muhammad. Mm-hmm. Sabi niya, kasi itong mga merong kasama namin na mayayaman, ginagawa rin namin yung lahat ng ginagawa namin para magkaroon kami ng reward. Pero sa katayuan sa buhay, mayaman sila, maano kami, mababay, yung income. Ngayon sabi ng Rasul, sabi niya, kahit magtaspil lang tayo, okay. Then yung lahat ng ibada din na parang naka-cover up din nung kwan. Siyempre, magsabi tayo ng Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. It means, kasi yan, isa rin sa sadaka. Doon tayo, doon ang, yung tao na yun, yun na ng Prophet Muhammad. Pero mang daming sadaka, sabi mo nga kanina, kahit pag-alis lang nung mga sagabal sa daan, mga mabasura, bato, para maganda yung daloy ng daan, ay sadaka yan. At yung yun napaka daw yung kahit daw yung smile. Yes. Mag-smile ka daw. It's a charity, it's a form of charity. Libre 'yan. Pwede ka mag-smile pero wala namang baka sabihin nila na parang baliw naman ito, insane naman tao na ito kahit wala. Pero yung ganung mga simpleng bagay na pwedeng maano na sadaka. Halimbawa yung tasbih, mag-tasbih tayo. Para kahit papaano, yung narinig ko, meron akong nadinig sa isang yung Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, parang nagpatayo ka daw ng isang malaking pagdating sa kabilang buhay, parang maligay. So napakalaki po yon. Kasi wala tayong kakayang mamigay ng mga ganun . Pangalawa, yung sincerity na ating intention. Kasi meron din ako nadinig na pagdating daw sa Yawmul Kiyama, sa araw ng paghukom, ang dami daw mga tao na nag-claim. Sabi nila,
Iyan ang kwento ng ating mga ano, ng ating mga alim. Pumunta daw doon, "Ya Allah, nagbigay ako ng ganito. Nagpatayo ako ng masjid, nagpatayo ako ng madrasa, di ba? Yes. Nagbigay ako ng daan, ginamit ko yung aking kayamanan para sa sadaka. Saan na po yung reward niya?" Tang sabihin daw ng Allah Subhanahu wa Taala, ang lahat ng reward noon hindi mo siya maka-claim. Makikita mo lang dahil unang-una nagbigay ka na ng masjid pero hindi para sa akin, hindi para sa Allah Subhanahu wa Taala, para lang masabi na ikaw ay mabait, ikaw matulungin, ikaw ay isang reliyoso. Para pagdating ng eleksyon, ibubuto ka ng mga tao at naging mayor ka naman, naging governor ka, yun ang reward niya. So wala ka nang makukuha. Meron naman daw na mga tao na pag nandoon na sila sa sa Yomul Kiyama, magugulat ka daw. Kasi biglang dadating yung napakalaking reward mo. Pus mag-complain ka daw, "Ya Allah, bakit ako nakatanggap ng ganitong napakagandang biyaya nung nasa mundo pa ako, Allah? Wala man akong ginawa." Di ba? Merong ganong kwento. Ang sabi daw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ka nga nakagawa ng isang mosque dahil wala kang kakayahan. Pero, meron kang intensyon na magpatayo ka ng masjid pag meron kang kakayahan. So, yun po ay naka-record. Kahit hindi mo yun nagawa, pero intention mo, nagpatayo ka ng mosque. Parang nakapatayo ka na rin ng masjid. Subhanallah. Ganun pala ka-importante yung ating niya. Yan po yung binibigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng reward yung ating purity of intention. So napakaganda yung talakayan natin lalo na ngayon mga kababayan, ano? Yung kabi-kabila ngayon yun, namimigay ng pera, nagpapakain, merong mga pangako yung ating mga ibang mga leaders. So maganda na rin yan dahil kahit papaano meron tayong natatamasang kaginhawaan, ano? Pero dapat titingnan din po natin kung ano po yung objectives nung namimigay. At isa pa dyan na pwede nating i-discuss. Anyway, meron pa naman tayong mga 10 minuto bago tayo magpaalam. Ano? Ay, yung sabi ko nga sa iyo kanina, yung nagpapa-stretch no, ng buhay ng isang tao yung sadaka. Dahil pwede na rin ako mag-share dahil meron tayong iba't ibang karanasan na pwede nating sabihin na talagang ang sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng ating mga alim ay talagang nagkakatotoo. Yung pinaka-practical na example nito, Brother Tom, may kwento ko lang. Itong merong it's a true to life ika nga na story. Kasi I was part of that stories. Merong isang leader din. May nag-file sa kanya ng kaso. Siyempre, pag file ng kaso, isa-serve yung warrant of arrest. Ngayon, magugulat na lang daw yung isang leader na yun dahil kahit saan siya magpunta, merong pumupuntang mga kapulisan. So, ang practice kasi nung tao na yun, Brother Tong, pagdating niya sa isang restaurant, parati siyang nasa restaurant, nagkakape, ganyan. Pagdating niya doon sa isang restaurant, dahil marami siyang pera eh, so sabi niya, lahat nung kumakain dito, ako na yung sagot ko na ako na magbabayad. So hanggang, ayun, parati niyang nalelebre yung manghuhuli sa kanya, mag-serve ng warrant of arrest. So parang nagdadalawang isip itong, yung mag-serve ng warrant of arrest. Sabi niya, ano man ito kay... Parati na lang kami nilelebre. Every time magpunta kami, siyempre hindi naman siya pwede magsabi doon na, "Uy, i-arrestuhin ka namin." Kasi siyempre, leader siya. So, kailangan pa niyang kausapin. At saka may mga kasamahan din yun. So, every time na pupunta sa isang restaurant, nandoon yung pulis. Pag upo ng pulis, pahatiran niya ng kape, ng pagkain. Tapos sabi niya, "Ako lang magbabayad." Hanggang pang-apat na beses daw, mag-attempt sila para huliin. So, may nakapagpulong daw, sabi niya, "Dato, actually kung napapansin mo, kahit saan ka pumuntang restaurant, nandun kami. Kasi sa totoo lang, meron kang warrant of arrest. Naserve namin. Pero hindi namin maserve kasi pinapakain mo kami." So sabi nung data, "Ganun ba? Hindi ko alam yun ha."
So doon siya na-aware na, ano pang kaso ko? So pinakita yung ano, hindi siya hinuli. Pumunta siya sa judge, nag-file ng piyansa, kaya hindi siya nakulong. So isa ng napaka-practical na example po yan, na yung sadaka, yung pagbibigay mo ng sadaka tunjariya, yung patuloy na mapupunta sa iyo kahit nasa kabilang buhay ka na. At itong mga sadaka na nakikita natin ay mapalad po yung ating mga kababayan na meron silang kakayahang magbigay ano ng sadaka dahil na alam natin na both dito sa mundo at saka hereafter ay talagang meron tayong makukuhang benefits doon. Yun na, nakapagpahaba ng buhay, yung kwento ni Brother Tong dito kanina, at yung kwento ko na practical po yun, na hindi lang basta-basta yan, dahil na-experience natin na mismo, ano, na yung pagbibigay ng sadaka ay talagang nakakaganda, nakakagaan ng pakiramdam. Sabi nga nila, hindi mo naman kailangang maging mayaman para tumulong, di ba? Yes. Merong Brother Tong, yung sa ating, pamahiin yung prinsipyo ng mga matatanda. Sabi ng mga lola noon, ang ngayon ng nayugi at tao kanunday mo na sa kagabihan adar mo na kapakanin. Niyabay kamal o mga ukas kajinapuan. Yes. Yung kajinapuan na yung pinaka-importante sa'yo na willing kang ibigay. Napaka masayabo na libasan ng kumbaba. Isa 'yun sa ano ng mga nakaugalian ng ating mga matatanda ay yung pagpapakain. At saka alam natin na itong sadaka kasi Brando. Siguro kahit siguro maghapon, magdamag, hindi natin kayang i-discuss. Yes, kasi alam natin na itong sadaka, ito na yung isa sa pinaka magandang kaugalian na meron sa isang tao. Opo. Kasi hindi magkasi ang oras natin pag dinis natin ito. Pagpunta mo dito, yung sadaka yan eh. Yung time mo, spending time for our listeners and viewers. Ano? Bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang buhay na ano, sa hirap ba naman ang buhay ngayon, parang masasayang mo lang yung isang oras. Ano? Sadaka na yun eh. Alam natin na ito tayo pa lang nag-discuss dito sa sadaka, how much more kung i-discuss na ng mga alim natin mga ustads natin. Pero inshallah na baka sa susunod na matutulungan din tayo ng magka-guest sa atin yung mga ustads natin or ulama, pwedeng pag-usapan itong charity in Islam. In a separate form. Kasi in a separate form. Pero kasi kayo ay yung na-invite niyan. Dahil yun yung mandate ng inyong organization. Yes. Being a bang sa more aid, yung humanitarian aid. So, dahil kayo yung gumagawa nun. So specifically, talagang yan ang mandate ng inyong organization. Ang concept naman ninyo, diyan sa inyong charity ay based on your explanation while ago na sa context po. Sa paningin, sa perspective po ng Islam, yung anyong charity. So, okay. Maraming salamat sa iyo, Brother Tong, sa pagbibigay mo ng oras. Ano? Sana po, katulad ng sinabi ng kasama ko dito, sana po sa mga susunod na araw ay mapapakinggan natin yung ating mga alim na sila po yung pinaka-credible at pinaka-reliable na mag-discuss pagdating sa usapin ng charity o kaya sadaka in Islam. At ngayon po ang inyong parting words, ang inyong mga huling pananalita para sa ating mga viewers at siyempre para din sa ating League of Bangsamoro Organizations. Okay. Ito po, nagpapasinsya po kami dahil kahit paano, alhamdulillah, inidiscuss natin yung charity sa lahat ng, at saka yung sa mga nanonood natin, sana po tangkilikin po natin itong ano natin ito. Opo. Itong channel natin ito. Okay. Yun lang po, sa lahat po ng mga nanonood, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din, Brother Ito, at sana susunod ay pagkakataon ay open pa rin po yung organization para po sa another episode ng ating Ungangen no LBO. So, yun po mga kabangsamoro yung ating guest na ngayon, yung ating na-invite para i-discuss po na sa atin ang topic na charity in Islam, ang presidente
ng BMAP o Bangsamoro Muslim Aid in the Philippines, si Brother Tong Benito. At ngayon po ay pwede nyo kaming i-follow ano, sa ating website na www.lbo4unity.org. At pwede rin po ninyo kami mabuild sa ating YouTube channel, yung LBO Incorporated. At siyempre sa ating FB Live, yung Ligo Bangsamoro Organization or LBO Incorporated. At itong programa na ito, ang Ungangen no LBO, inyong mapapanood every Saturday mula alauna-imidya hanggang alas dos-imidya ng hapon. Isa na naman pong natatanging programa ng Ligo Bangsamoro Organization sa pamamagitan ng Committee on Information and Communication Technology. Ang chairperson po ang inyong lingkod, si Abdulbasit Benito, ang chairperson ng committee na yan, mga kabangsamoro. Sa muli, kami ay nananawagan uli na mapakinggan, mapanood ninyo kami, mabiyo ni kami dito sa platform. Sa ngalan po ng ating presidente ng Ligo Bangsamoro Organizations, walang iba kundi si Brother Hasim Muntikayan, at sa ngalan din po ng ating technical assistance, yung ating IT, si Brother Marbawi Edsa, ito po ang inyong lingkod, ang chairman ng Committee on Information Technology, Abdulbasit Benito, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.